At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Traitor sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ha? Pining? Kwan? Hindi ko sinabing magkayakap kayo, kundi nakapagyakapan kayo. Kaya... Tama na! Talagang traitor kang kaibigan. Traitor ka! Ha, Pining? Mabuti pa pag-usapan ninyo ng maayos yung problema ninyo, no? Ba, huwag kayong magsigawan. Nakakahiya, oh. Mga matatanda na kayo. Abdarwina, naiintindihan ko ang kaibigan ko. Talagang masamang-masama ang loob niya sa akin. Ah, sige, aalis muna ako. Ah, sige, Marites. Ipagkalat mo na na nagyakapan kami ni Benito. Bisit ka! Bisit! Ate Pining, tama na yan. Tama na. Ay, nako. Matindi ng hidwaan ninyo. Ayusin nyo na yan. Hanggang maaga pa. Oh, eh, papapit pa naman ang barangay eleksyon. Maapektuhan si Kapitan yan. Kaya magbati na kayo. Darwina, walang problema sa akin. Si Veronica ang may problema. Napaka-Marites niya. Hoy, Marites! Bumalik ka rito at sasabunutan kita. Gusto mo akong subukan? Kaya pagbibigyan kita! Ate Pining, nakuha, huminahon ka. Parang awa mo na. Tama na! Ay, naku, Pining. Ano bang nangyari sa inyong dalawa ni Veronica? Bakit ganyan kayo? Ang tagal-tagal nyo nang magkasama, tapos biglang magkaaway na kayo? Naku, malapit ng barangay eleksyon. Sa susunod na taon na yun, ah. Magbati na kayo. Ayaw kong magibagbati sa kanya, Narda. Dahil kung ano-ano ang pinagsasabi niya tungkol sa akin. Tulad ngayon. Sinabi niyang magkayakap kami ni Benito samantalang alam niya na hindi totoo. Kung talagang itinuturing niya akong kaibigan, sasabihin niya sana ang totoong nangyari. Ay, naku, mabuti pa palipasin niyo muna yung init ng ulo ninyo. At saka kayo mag-usap. Walang problema sa akin. Kahit na anong oras, pwede kaming mag-usap. Pero ayaw ko ang ginagawa niya. Na pinagkakalat niya na magkayakap kami ni Benito. Dahil hindi naman totoo yun. Tapos, sinabi pa niya na crush ko raw si Benito. Kaya inis na inis ako sa kanya. Ay, naku, sige, naiintindihan kita, Pining. Eh, kaya ang mabuti pa, magpalamig muna kayo. Umiwas kayo sa isa't isa para wala ng gulo. Ay, naku, siya nga pala. Ano gusto mong ulam? Ililibre kita dito sa restaurant ko. Jeep namin dito ako. Eh, kumusta ang pag-uusap ninyo naman ni Mayor Bayaw? Okay na si Mayor. Pero si Congressman Akol, ayaw na talaga na isama pa ako sa lineup dahil marami na raw ang naniwala na sangkot ako sa nakawan na nagyari. Aba, eh bakit kasi nakikialam pa ang Congressman Akol na yaon? Ewan ko ba Bayaw? Naiinis na nga ako sa kanya. Parang lumalabas na ipinagsisiksikan ko ang sarili ko sa kanila. Kaya kung minsan eh, naiisipan ko tuloy na hindi na ako sasabas sa kanila. Mag-independent na lang ako. Ha? Ay naku Bayaw. Mabuti pa siguro na ganyan ang gawin mo. Kasi ganyan ang ginagawa nila. Sa halip na tulungan ka sa problema mo eh. Lalo ka nilang tinatapakan, Bayaw. Oo nga Bayaw. Kaya nag-iisip ako. Parang gusto ko na rin kumalas sa kanila. Ay, sige Bayaw. Pag-isipan mong mabuti.
anuman ang magiging desisyon mo, susuportahan kita, Bayaw. Salamat, Bayaw. Maraming salamat. Ba ito? Parang nilalagnat yata ako, ah. Eh, Pinang, gawin mo na yung payroll ng mga nagtrabaho na membro ng tupad. Oo po, Kap. Sige, gagawin ko na po. Kailangan matapos mo kaagad para maibigay na ang pera nila. Dahil kailangan nila yun, eh. Ay, ayun na si Kap. Naku, talagang masama ang pakiramdam ko. Hindi ko yata kaya. Ah, friend, alam kong masama ang pakiramdam mo. Kaya ko ito. Nahihilo ako. Babagsak ako. Oops! Friend, iihihiga kita sa sopa. Sige, higa ka lang dito, ha. Sige. Bitawan mo ako. Huh? Ayaw na kitang kaibigan. Ayaw na kita. Friend naman! Sige, sabihin mo nang gusto mong sabihin sa akin. Pero, tutulungan pa rin kita dahil kaibigan kita. Kung matitiis mo akong kalimutan bilang kaibigan, ako hindi kita matitiis, friend. Sige na, humiga ka na lang, ha? Ako na lang ang gagawa sa pinapagawa ni Kapitan sa'yo. Ay, dako, Darwina. Ginagawan talaga ng paraan ni dating Vice Mayor Tim Prusio na maabswelto si Kagawad Asyong sa kaso niya. Ay, oo, tita. Nabasa ko yung sinabi ng vlogger na malapit na raw makalabas sa kulungan si Kagawad Asyong. Ay, dako! Hindi na siya makakalabas. Ha? Dahil siya ang nagiging balakid sa mga magagandang plano ni Sweetheart Karyong. Ay, Kapitan pala. Ay, sana. Sana hindi na siya makalabas sa kulungan para wala ng balakid. At mawala na rin ang problema ni Kapitan sa barangay. Matatapos na niya lahat ng mga magagandang proyekto. At mas maganda sana kung mamatay na si Kagawad Asyong doon sa kulungan. Ayan, ang ganda ng usapan natin nang wala si Kagawad Tutol. Buti na lang at kumampi ka na uli sa amin, ha, Kagawad na daw. Mabuti na lang. Napagtanto ko na mali pala ang pagkampi ko kay Asyong. Sige, Kap. Ituloy na natin ang pinag-usapan natin tungkol sa maagang paayuna. Ibigay naman ng mga kaibigan ninyong senador. Tama. Babaan ang ayuda dito sa atin ngayon. Maraming makikita. Kaya simulan na natin pag-usapan kung paano natin hati-hatiin ang trabaho para sa pamimigay natin ng maagang ayuda galing sa mga kaibigan nating matataon. Titigil yan! Ikaw na naman! Napasukan na naman tayo ng mafia. Anong sinasabi mong mafia, Kagawad Adong? Trader kang talaga? Ako ba ang tinutukoy mo? Ha? Ikaw na itong ka, ha? Tarantado ka? Ha? Pinagkanulong mo ako? Trader! Upakan kita dyan, eh. Ha! Trader! Hoy! Kagawad Mafia! Kagawad Asyong! Bakit ba si Kagawad na doon inaaway mo?
Ako ang harapin mo. Lalaki si lalaki. Ha? Tigman mo to. Sakit yun. Nako. Tigman mo rin ito, pare. Nako. Pare, anong itlog ko yun eh. Labasag yan. Ayan. Nakatikim ka tuloy ng maagang ayuda. Kagawad asyaw. Ito. Kwan, patikman mo rin. Masarap ito. Kagawad asyaw. Ay, anong ginawa, ma? Bakit parang hanggang buto ang sakit? Aray ko. Naku, Kap! Bakit mo naman sinagsak si Kagawad Puto? Ayan, oh, lumabas ang atay niya. Pati bito ka at balon-balonan, lumabas. Sinagsak mo, Kap. Huwag niyo akong patayin. Isugod niyo ako sa ospital. Ayoko pang mamatay. Tanga. Akala niya, totoong sinaksak ko siya. Pwe! Ambreng, kumuha ka ng tubig. Buhusan mo siya sa mukha para bumalik ka agad ang mala niya. Bilisan mo! Ay, oo, kapitan! Saan ko na roon? Mabuti naman at nagising ka na, Kagawad Asyo. Nandito ka sa liblib na lugar. At dito namin ipagpapatuloy ang pagbibigay sa'yo ng maagang ayuda. Puputulin ko na ang pandaraya ninyo, nila Timprosyo. Bakit nakatali mga kamay at pa ko? Kalagal niyo ko rito. Kalagal niyo ko. Mamaya ka na lang daming kakalagan, Kagawad Asyong. Gaganti kami sa mga pinaggagagawa mo. Dahil sa'yo, ha? Hindi na umaasenso ang barangay. Kaya ang ibibigay ko sa iyong maagang ayuda, kakapunin kita. Ano? Kakapunin mo ako? Anong ibig mo sabihin? Tatanggalan mo ko ng itlog. Ito, may dala akong labaha, oh. Tignan mo, oh. Huwag. Oh, gagamitin ko to sa'yo. Maawa kayo sa akin. Huwag. May ibibigay din akong ayuda sa'yo, Kagawad Asyong. Dahil napakarumi ng politika mo. Veronica, ano naman ang gagawin mo sa akin? Pagkatapos kang kapunin ni Kagawad Gusting, puputulan naman kita ng batuta. Ano? Ako, huwag. Kap, my friend, nasaan ka? Tulungan mo naman ako, Karyang, my friend. Mahuhulog din kayong lahat sa bitag. Sisingilin namin ang mga kasalanan ninyong ginawa sa bayaw ko at sa akin. Pati barangay, naapektuhan dahil sa kagagawan ninyo. Kaya humanda ka. Ikaw ang unang makakatikim ng parusa bago ang boss mong si Timprosyo. Napuno na ang salop. Kaya dapat na kayong kalusin. Buti naman natin magkasundo na kayo ngayon, Veronica, Piling. Salamat sa tulong mo, Benito, ha. Naliwanagan din ang isip ng aking matalik na kaibigan. Veronica, pasensya ka na, ha. Dala lang siguro ng buwan ang dalaw ko, kaya naging masungit ako sa iyo. Sorry na, ha. Okay lang yun, Piling. Naiintindihan kita. Ikaw naman, Piling, ha? Tigilan mo na yung pagsasabi na crush ako ni Veronica. Alam niyo, sa totoo lang, crush ko na rin siya talaga. Ha? Benito? Ayan ang totoo, Veronica. Kaya lang, hindi ako masamang tao. Hanggang crush lang ako. Pero hindi kita pwedeng ligawan dahil may asawa ka na. Alam kong malaking kasalanan sa Diyos ang pagkakaroon ng kamit.
Kaya kalimutan na lang natin ang lahat. Huwag lang ang pagkakaibigan. O, naiintindihan ninyo? Oo, Benito. Ay, naku, tita. Ang politika talaga ay kahit matalik na magkaibigan ni Kwan, sisirain. Oo, Darwina. Mag-ama man o mag-ina, magkapatid, nag-aaway dahil sa politika na yan. Ay, naku, sinabi mo ba, tita? Kaya kapag napasok mo na yung politika, huwag mo na sanang gagayahin ang ginagawa nila, ha? Kung kaibigan ay kaibigan, huwag mong kakalimutan yan. Oo naman, Darwina. Kaya sana manalo ako bilang kagawad ng barangay para ako ang magiging halimbawa ng isang malinis na politiko. Hindi ako makakalimot sa mga kamag-anak ko at mga kaibigan ko. Hindi ako paapektuhan sa politika. Oh, tama ka, tita. Alam mo, pinaplano ko rin tatakbo bilang konsehal ng bayan natin. Ano? Tatakbo kang konsehal? Eh, sino naman ang kukuhang partido sa'yo? Oy, naku. Partido ni dating Vice Mayor Timprosyo. Ano? Aanib ka sa partido, traidor? Hindi! Ay, paring Gusteng, Vice Mayor. Veronica, maawa na kayo. Pagkawalan nyo na ako. Hindi pwede. Ha? Mamaya na lang namin kayo pagkakawalan ni Timprosyo. Bibigyan muna namin kayo ng regalo. Regalo para sa mga traidor na katulad ninyo. Ano? Huwag. Masakit yan. Baka hindi ko makaya. Malagutan ako ng hininga at mamamatay ako. Kung hindi mo kakayanin, talagang mamamatay ka na. At yun ang gustong-gusto naming mangyari, kagawad. Dahil masyado ka ng pasaway. Kinagyayabang mo lagi na matalino ka. Minsan, nahikayat mo ako na umanib sa'yo. Eh, ipinahamak mo lang ako. May kumakatok. Baka si dating Vice Mayor na yan. Vice Mayor Timprosyo! Huwag kang papasok! Huwag! Huhuliin ka nila! Huwag kang maigoy! Mamamatay na yata ako. Kagawad Gusteng, buksan mo ang pinto dahil siguradong si Traidor at Timprosyo na yan. Hayan bayaw, wala na tayong problema. Natakot din sa atin sila dating Vice Mayor Timprosyo at ni Kagawad Asyong. Hindi ka na raw nila lalabanan sa darating na barangay eleksyon. Oo bayaw, nanginginig talaga sila sa takot kanina eh. Makakatulog na ako ngayon ng mahimbing dahil wala na akong kalaban. Binabati kita bayaw. Siguradong ikaw na ang magiging kapitan ulit. May pagpapatuloy mo na ang mga magagandang proyekto mo. At ilalaban kita bilang ABC President para lalong makilala ka sa buong bayan ng Nagisayan. At sa susunod na halalan, kakandidato ka na rin... Kapitan! Ay, nakaw, Benita! Anong nangyari sa'yo? Bakit para kang hinahabon ng traidor na Satanas? Kapitan, may masamang balita. Ha? Napakasamang balita. Parang bangungot ito. Ha? Anong masamang balita yan, Ambring? Ha? Ano? Kapitan,
Sina Vice Mayor, naku, sila Aling Punyang, nagbuo sila ng team nila. Anong team yan, Binitaw? Ano? Ay, Kapitan, team para sa darating na eleksyon. At si Aling Punyang ang kakandidatong Vice Mayor ng bayan. At kunsihan niya sila Aling Bibang at si Kagawad Gusting, Kagawad Dodong, Kagawad Pedring, at kasama nila si Pining at Tintin, Kapitan, sumama silang lahat! Ano? Si Punyang? Ang kakandidato para Vice Mayor? Mapapatay ko siya! Mapapatay ko na ang traitor na pangit na Punyang na yon! Giliw naming tagapakinig, dyan na po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Traitor sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!